May tao na kagaya ko na kaya mag-control, na minsan naiinis na rin ako. Sarap ganun yung charis ng tao nagpapapicture. Minsan kasi may paghigit pa sa buhok, may pag-ano pa, ganyan. Minsan naman talaga, sama ng pakiramdam mo, katulad kagabi, ang sakit ng ulo ko, pero for the ganun pa rin ako. Yung alam mo yung parang, ang hirap kasi sa part namin, kumakain ako noon. Yung babae, bigla na lang akong dinambahan, tapos nasa bunutan pa ako, sa sobrang yakap sa akin. Alam mo guys, sa totoo lang, kinakaya ko lang talaga kasi nga dati na-realize ko kasi na parang kailangan ko maging mabait sa mga nagpapa-picture kasi nga sila yung sumusuporta sa akin. Kung wala naman sila, wala rin ako. And at the same time, dati pag may idol ako, gusto ko magpa-picture, gusto ko nang yakapin. Alam mo yung may ganong feeling. Kaya iniintindi ko yung mga tao. Pero guys, intindihin nyo rin sana minsan kami. For example, gusto ko, ngayon pupunta ako sa, ano, sa resort para tingnan kung ano ba nangyayari sa mga business naming mag-asawa. Alam mo yung parang, minsan na gusto kong bantayan. Alam niyo naman ako kung gaano ako ka-hands-on sa business. May pet shop ako nagbabantay, nung resto ako nagbabantay, nagse-serve, naghuhugas ng pinggan, naglalagay ng mga chicken, ng kanin, nagmamap ng walis, nag-entertain, nagse-serve sa tao. Ako 'yun mismo. May staff ako noon pero konti ako dati yung cashier, lahat na. Pero ngayon guys, hindi ko talaga magawa kasi nga every time na may gagawin ako, gusto kong gawin, anong nangyayari? For the picture. Tapos yung iba nga nagbablog pa. Pero yung mga vlogger, iniintindi ko rin kasi syempre, doon sila kumukuha ng income. And ako, alam nyo, sabi ko nga kahit i-grab nyo, nag-grab yung videos ko, wala akong pakialam. Hindi ko para i-report or kasuhan kayo ng copyright or what. Huwag na lang kayo mang scam. Wala akong pakialam kung doon kayo kumikita. Alam mo ba si na Ate Agi, yung mga staff ko, pati bodyguard ko na nga eh. Tinuturuan ko silang mag-reels. Tinuturuan ko silang mag-post para kumita sila ng extra bukod sa sahod nila sa amin. So, ayan guys. Pero syempre, si Diwata, intindihin nyo rin minsan. Lalo na, di ba, nakikita ko nga yung video na maawa naman kayo, gusto ko magtrabaho. Minsan nga may nagpo-post pa na hindi daw pagsikat ang gusto ni Diwata kung hindi kumita. Syempre, from nothing to everything, char. Pang, kumbaga, umaangat pa lang siya eh. Ang dami na agad gusto magpabagsak sa kanya. Why naman ganun, di ba? And ayun, intindihin nyo guys na yung kapag ang tao nagtatrabaho, huwag mo nang abalahin. Katulad ako, kumakain ako kahapon, ang ginawa gusto na agad magpa-picture. Naiintindihan ko kasi excited sila makita ako, ganyan. Pero sabi ko, ate, wait lang po, kakainin ko lang po to saglit. Kasi gutom na gutom na talaga ako noon. And after po nito, magpapa-picture po ako sa inyo lahat. Which is, ginawa ko, nagpa-picture ako sa kanila isa-isa. Pero kasi doon guys, malamig-lamig doon sa area ko kasi syempre Tagaytay. Kay Diwata guys, tutok na tutok yung araw. Pumunta nga kami doon, di ba, may binigay ako sa kanya office, saka aircon. Alam nyo, parang hindi nga tumatalab yung aircon sa sobrang init doon. Kaya talagang maiintindihan nyo siya na parang ikaw, kayo ba, pag nabilad kayo sa araw, may gana pa ba kayong ngumiti? Di ba parang ang sakit sa ulo, nakaka-stress, nakakapagod. Nakikita nyo naman yung pagod niya araw-araw, so huwag nyo na siyang kaabalahin. Pag may free time, pag nakita nyo good mood, ay di magpa-picture. Meron nga pumupunta doon sa resort, doon sa ano, siguro nakatatlong balik na daw sila, inaabangan daw nila ako. So naiintindihan ko na gusto nila magpa-picture sa akin. Pero alam nyo guys, intindihin nyo rin minsan pag masama pakiramdam namin. Nung minsan nga na-stress ako dun sa nasa mall kami, may kausap ako sa phone and medyo bad trip talaga ako nun kasi yun yung may time na parang may issue dun sa resort nga namin. Nakisyo daw yung bata daw, nalulun, ganyan nga kung ano pinagsasabi. Ah, parang may nalunod daw, tapos parang after ilang weeks bago nagsabi, tapos yung parang ang about sa ganun. So ako guys, stress na stress ako nung for the kausap ako, oya, ang hanyang, ganun-ganun. Eh garabi guys, binibidyuhan ako ng mga tao, sabi ko, bahala na, mabidyuhan ako, bad trip talaga ako, wala akong magagawa, kausap ko talaga. And yung mga bodyguard ko, sinasabi na, wait lang po, may kausap lang po, ganyan-ganyan. Tapos parang feeling ko binibidyuhan nila ako, wala na ako pakialam kasi nga bad trip talaga ako nung time na yun. Sana intindihin nyo na tao lang din po kami, may feelings din po kami. Hindi kami robot na pag pinangiti nyo, ngingiti agad. Ako pinipilit ko talaga ngumiti kasi nga iniintindi ko yung mga tao, idol, ganyan. Iniintindi ko, pero intindihin nyo rin po yung side namin na hindi yung pagka nakita nyo lang, kumunot yung ulo, sasabihin ako, nag-ibay ugali, sa mama ugali. Which is ako, hindi ko naman, wala naman nagsasabi sa akin ng ganun kasi pinipilit ko talaga ngumiti, maging entertaining sa tao. Ganyan. Pero si Diwata guys, hindi naman kasi siya sanay, hindi siya pasanay. Ako ang tagal ko ng content creator or social media kinaymerlot, parang kung panikopong-kopong. Si Diwata guys is ngayon lang, so intindihin nyo na nag-a-adapt pa siya, naku-culture shock pa yan na ang daming kamerang nakatutok, ultimo pag pagtitinga niya, pagganyan niya, nabibidyuhan. Kulang na nga lang, samahan nyo na rin sa kubeta, di ba? Alam mo, parang intindihin nyo rin kasi yung tao. Hindi yung pagka busy siya, na deadma kayo, na bidyuhan na parang ano, sasabihin na, sama ng ugali. Hindi ganun. Intindihin nyo rin yung tao. Pagod lang din yung tao. Makikita nyo naman, may mga videos na ngiti-ngiti siya, di ba? Ang saya-saya niya, nagpapavideo, nagpapapicture, ganyan. And oo, totoo yung sinabi ni Diwata na kapag kami pupunta doon, nagpapaschedule kami. For example, ako, nung pumunta ako doon, nakaset na yun matagal na, panahon pa ni ano, kumbaga, panahon pa ni Kopong-Kopong, sasabihin ko, sa ganitong date, pupunta ako dyan. Nagpapaschedule kami, unlike yung iba, na parang punta na lang ng punta doon, nang walang paalam, diba?
So, napakalayo. Kasi ako, parang, nagpa-schedule ako noon. So, kaya ako in-entertain. Hindi porque dahil may binigay ako, hindi nga niya alam na may bibigay ako na ganun eh, di ba? Hindi naman niya alam. So, dapat guys, intindihin nyo rin po yung tao. Huwag yung puro na lang kayo may masabi, ibabash nyo. Umaangat pa nga lang yung tao, inihila nyo na agad pababa, di ba? Imagine nyo, ang dami niya natutulungan. Ang alam ko, 80 yata yung tauhan niya. Ang daming pamilyang natutulungan, 80 katao. Kaya dapat hindi kayo ganyan na lagi nyo hinahanapan ng butas, laging bibidyuhan nyo ng galit, para ano, para trending, para kumita kayo, di ba? Parang grabe naman yung mga tao ngayon kasi. Ayun, ako, alam nyo naman ako, wala akong pakialam kung i-bash nyo ako or what. Ako yung tao kasi na prank ka talaga, na kumbaga direct to the point, real talk. Pero si Diwata kasi naawa ako sa kanya kasi alam niyo, parang hindi niya mapagtanggol yung sarili niya. Tapos pag pinagtanggol niya, nagsalita siya, ending mali pa rin siya. So ako na yung magtatanggol para sa kanya. Unang-unang di ko siya kinuha endorser ha. Kinuha ko siya ninang ni Talingling. Kasi nga, natuwa ako sa kanya. And sabi ko sa kanya, kahit walang regalo, okay lang, basta umattend lang. Wala, alam mo yun, wala akong ano, pero yung point na umattend siya from Pasay to Tagaytay, talagang natouch ako nun. And ito pa, nag-aaya pa yung mga kasamahan niya na, tara uwi na tayo, gumaganon pa. Alam niyo, narinig nung staff ko na sabi ni Diwata na, attend kayo, tapos uwi kayo, di pa tapos yung event. Alam niyo, parang gusto niya talagang tapusin, kahit na busy siya sa paresan niya, di ba? Pero ending nung bandang, parang bandang ano na, nagpaalam na rin talaga siya kasi inaabot na kami ng anong oras na. Naiintindihan ko kasi nga, ganun yung mga taong business-minded. Gusto talaga tutok na tutok sa business. Pero ako, kulang na nga lang, mag-mask na ako, mag-salakot na ako, mag-jacket na ako. Para minsan makaasikaso ako doon na maayos ng, kumbaga walang sagabal, gano'n. Pero yun, naiintindihan ko yung mga tao, pero intindihin nyo rin po kami. Hindi po kami robot. Ayun, and wag nyo hanapan ng butas ang tao. Ayan, may kanya-kanya tayong butas, char. Ayan, so ayun lang. Register na kayo sa live event ko. May live na naman tayo. Piso iPhone, piso cellphone, piso gadget, piso laptop, at kung ano-ano pa sa live ko sa June 15 naman. So, ayan. Dapat mga nagsasabi, lugi na raw kaya daw nagparesan na o kakatapos na ng live ko. 5M naman. 5 point something mahigit. Diba? Pero syempre, hindi sa akin napupunta. Affiliate lang ako. Baka ma-issue nyo na naman ako. Issue. So, ayan. Nagtatrabaho yung tao. Inaabala nyo. True, pero syempre, thankful kami sa mga tao na sumusuporta sa amin. Kasi kung wala kayo, wala kami dito. And thankful din kami sa mga bashers kasi more bashers, more blessing.